magandang umaga po, kabayan, at sa ating mga tagapakinig po. Kukumpirma lang namin ang sinabi na nanganganib nga na mawala na ang patubig sa mga magsasaka. Mga kailan ho itong mangyayari? Sa ngayon po, kabayan, no, ang kung sinabi na nanganib, ang mangyayari po kasi dahil po patapos na, no, nag-aani na po, no, nag-aani na po yung mga magsasaka dyan po sa Bulacan at Pampanga. Opo. Pagka nag-aani na po kasi sila, kabayan, hindi na po ganun kalaki din o yung pangailangan nila sa tubig para sa kanilang irigasyon. So, sa ganito pong sitwasyon, ito pong buwan ng Mayo, ay meron po silang mas mababa na po ang allocation nila, no, mga 10 cubic meters per second lang po hanggang adjust po ng Mayo, kabayan, no, yung pong schedule. O hanggang sa Junyo na yan. At adjust po ng Mayo, ay suspendido ho muna, no, yung allocation, yung pag-release ng tubig sa galing po sa Angatam. At ang mangyari po dyan, kabayan, eh iintayin po natin yung susunod naman nilang pagtatanim na ang schedule naman po ay sa bandang kalagitnaan po ng June, kabayan. So, yung pong pagsususpindi po ay dahil na rin po hindi nila kailangan sa ngayon, kabayan. Eh, kayo ho ba yung nag-uusap ng National Irrigation Administration, Dr. David? Opo, opo, kabayan. Kaya nga po ngayon, tinitingnan natin, pinag-uusapan ho natin para naman po yung sa susunod nilang pagtatanim, kabayan. No? Simula nga po ng Hunyo. At tinitingnan po natin paano natin mapagbibigyan, no, yung pangailangan nila ng tubig para sa kanilang irigasyon. Kasi nga po, kailangan din natin tingnan kayong kabayan yung pangamba ng El Nino na kung ka mangyayari po ito, baka daw po pumasok bago magtapos ang taon na tatawid po hanggang sa susunod na taon, kabayan. At kailangan din po natin tingnan ito at doon po sa pag-allocate po natin ng tubig na nanggagaling po sa Angatam, kabayan. Si Presidente po ay lumikha ng isang water management office na nasa ilalim ng DNR. Kayo ho bang MWRB ay nasa ilalim din ng DNR? Opo, kabayan. At agency po tayo ng dala-dalawa na pala ngayon, kabayan. Opo, at ang mangyayari po dyan ay ito po opisinang ito na binuo ng ating Pangulo na nandun sa under ng DNR din po ay para po mapaigting po yung koordinasyon at kolaborasyon po ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman po sa operasyon ng pagtubig, kabayan, no? Kagaya po ng LUWA, NWSS. So, ito po ay ma-under po sa opisina ito at para po mapalakas, no, yung koordinasyon po sa tubig po. Pero hiwalay ho ito sa inyo. Ano magiging trabaho nyo kung ang trabaho nila ay ganun? Sa ngayon po, kabayan, ang mag-uusap pa rin po tayo, no, ng kasi ilang po ng executive order. So kailangan po natin pag-usapan dito sa bagong opisina ng ito paano natin mapagiting, no, yung mga kanya-kanyang mandato po. Oo, at para po mapalakas din yung koordinasyon po para naman po walang maiiwasan po yung mga conflict, kabayan. Oo, baka magka-overlap po kayo. Sayang naman ang resources ng gobyerno, ano po? Po, kabayan, tinitingnan tayo yung mga ano, no, may mga gaps pa para po mapangalagaan at mabigyan ng seguridad, no, yung tubig po natin. At yan po ang naging isang ng pinakalayo rin po ng opisina nito, kabayan. Opo, nagtataka nga kami, may MWRB na at ang tagal na ho niyo dyan. Bakit lumikha pa si Presidente ng bagong tanggapan na Water Management Office? So, hindi pa ho malinaw kung ano ang magiging papel nito at saka papel ninyo. Malinaw naman po, kabayan. Ito nga po yung siya yung mga siwa, no, sa iba-ibang opisina po na may mga responsibilidad po sa tubig kagaya po ng NWRB nga, yung LUWA at NWSS. Ang kailangan po, kabayan, ay paigtingin yung kolaborasyon at wala iwasan po, no, yung conflict ng mga ahensya nito. Mm-hmm. Okay. How about ang supply ho ng tubig sa Metro Manila? Hanggang kailan? Sa ngayon po, kabayan, ay tuloy po yung 52 cubic meters per second na nirequest po ng nirequest po kasi ng karagdagang alokasyon ang NWSS. At habang pansamantala pong pinagbigyan niya ng NWRB habang sinasagawa po ng NWSS at mga konsesyonaryo yung pong pagsasaayos, no, ng kanilang sistema para naman po makapagdagdag pa ng karagdagang supply at doon sa sistema nila at makumpuni po, no, ma-rehabilitate po yung ibang sistema nila na nakakaroon po ng mga tagas, kabayan. Eh kasi po ang report ng The Philippine Star
ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ay nagsabi na hindi daw, wala daw silang nakikita na problema o water shortage sa kabila ng naging babala na ng pag-asa tungkol sa El Nino alert. So, wala palang problema ho. Anong problema ho natin sa tubig kung walang problema, sabi ng MWSS? Sa ngayon po, kabayan, sabi nga natin, itong summer season at mga susunod na buwan, sa tingin naman po natin, no, may sapat tayo ng supply ng tubig. Kaya lang po, tingnan pa rin po natin, kailangan pa rin natin ang paghandaan po, no, yung posibleng maging epekto nitong El Nino, kasi ang isa nga po naging epekto ng El Nino, yung medyo mababa po yung mga ulan na mararanasan. At sa ngayon po, kabayan, ay nire-review po natin itong posibleng epekto nito sa water supply po natin na para po sa Metro Manila at para rin po sa irrigasyon dito po sa Bulacan at Pampanga, kabayan. O sakali po, kailan mararamdaman ng mga taga Metro Manila ang problema sa tubig supply? Ayon naman po sa pag-asa, kabayan, yung pong El Nino baka pumasok po bago magtapos ang taon, no? Ito pong huling parte ng taon na to hanggang sa susunod na taon po. Kaya yan po ang pinaghahanda natin, kabayan. At tayo naman po sa NWRB na pag-tulungan din, no? Dito opo. Sa NWSS at NIA po. At under na rin po yung sa El Nino team po na binuo po ng ating Pangulo para pag-coordinate po yung mga aksyon ng pamahalan po sa paghahanda po natin sa El Nino, kabayan. O ngayon po, sa tamang MWSS na wala silang nakikita ang water shortage? Ha? Sa ngayon po, kabayan, sa tingin po natin ay medyo po, maayos naman po yung lagay ng dam natin ngayon. At sa tingin po natin, makakaya naman po. At importante lang po, kabayan, mas handa po tayo. Sakali pong mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan na darating, kabayan. Ulitin lang po namin, ha, mapuputol ang irrigasyon, supply sa irrigasyon, tubing irrigasyon, starting May 10? Starting May 11 po, kabayan. 11. Okay. Starting May 11 po. Oh. Okay. Maraming salamat po, Dr. Sibilia David. Good morning. Good morning po, kabayan, at maraming salamat po sa pagkakataon. Si Dr. Sibilia David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board.